Alamin naman natin ang sikreto ng isang lasagna recipe na perfect ihain sa inyong loved ones this coming holidays. Dito lang yan sa Sarap Pinoy. Good morning mga ka-RSP! Ngayon, gagawa tayo ng no-bake lasagna. Unahin natin, gagawa tayo ng pasta from scratch, ang sauces na bolognese, at ang ating isa pang sauce na bechamel. Una, ang gagawin natin ay isang all-purpose flour. Simulan natin ang ating asin. Konting-konti lang ang paglagay natin ng asin para hindi natin masyado maalat. Maglagay tayo ng a few spices. Haluin natin na maayos. Gagamit po tayo ng apat na itlog. Ang susunod nating ingredients ay konting mantika at haluin lang ng konti. Dahan-dahan lang po natin ang paghalo. Huwag tayo magmadali. Ito po dapat ang itsura, yung development ng gluten, maganda po. Okay, ngayon, gagawa na tayo ng bolognese sauce or beef ragu. Ito po ang red sauce na i-mix natin sa lasagna natin. Pwede na tayo maglagay ng beef. Hinahanap po natin ang pagbabrown ng beef. Pwede na tayo maglagay ng mga gulay natin. Ang ginagamit natin ngayon ay isang buong sibuyas at isang buong bell pepper. Huwag tayong makalimutan maglagay ng paminta at konting asin. Okay, since naubusan na natin yung mga liquid natin at nagka-caramelize na po ang hinahanap po natin para magdagdag pa tayo ng konting flavor pa sa ating bolognese. Pwede po tayo gumamit ng mga stock cubes po. Maglagay po tayo ng konting tubig. Parang ma-deglaze lang po natin ang ilalim. Pwede na tayo maglagay ng ating tomato sauce. Haluin lang po ng maayos. At ibalik lang po natin to into a boil. Cook for another 5 minutes at tapos na tayo. Pwede na tayo ilagay ang mushroom. At yan kung paano gumawa ng bolognese. Ang susunod natin gagawin ay gagawa tayo ng bechamel sauce. Mag-iinit po tayo ng kawali. Tapos, maglalagay po tayo ng 50 grams ng butter. Minimelt lang po natin to. Pag na-melt na po natin, pwede na tayo maglagay ng harina. Gamit ang whisk, haluin lang natin na maayos. Ang susunod natin gagawin ay dahan-dahan. Maglalagay tayo ng gatas. Ang gatas natin na ginagamit ay full cream para malasa. At tapos, ang onion garlic powder natin, Italian seasoning, nutmeg, paminta, konting-konting asin, at medyo madaming parmesan. Haluin. Kung mas gusto pa natin pa gawin na extra creamy ang ating bechamel, pwede tayo maglagay ng all-purpose cream. Now, gagawa na tayo ng pasta. Una, hahatiin natin sa apat. Gamitin ang rolling pin at i-roll out po natin. Ito ang hinahanap natin. Smooth, ganyan kanipis, at makikita mo ang gamong spices. Ngayon, sa isang malaking pot, maglalagay tayo ng tubig at konting-konting asin lang. Pwede tayo maglagay 2 at a time. Habang naghihintay tayo sa pasta na nagluluto, maglagay tayo sa isang pan ng ating bolognese. Konti lang para makover lang natin ang ilalim. Pag naluto na or natapos na ang 2 minutes, dapat ganyan ang itsura. Hindi siya napupunit kagad at luto siya. Ilagay lang sa pan. Naglagay na tayo ng unang sheet natin ng pasta. Pwede na tayo maglagay ng bechamel natin. At isi-spread out lang natin. Evenly. Pwede tayo mag-grate ng cheese in between layers. At maglagay po tayo ulit ang pasta sheets ng ating bolognese sauce sa pangalawang layer ng ating lasagna.
dito po sa ating last na layer, paghahaluin natin yung dalawang sauces natin. At keso, pang finish na lang po natin. Kung meron tayong torch, pwede natin i-brown po ang ating keso. Ito ang ating no-bake lasagna. Alright, for the best part, pikiman na. Very meaty, very saucy, very creamy. And yet, we did not bake it. Kung na-miss ninyo ang episode na to, please visit our social media page at Rise and Shine Pilipinas. This is Chef Enzo, pasasarap Pinoy!